Dati ang Diyos ang inaasahan na magtatang para nga makuha si Victor Wembanyama. Ngayon din ay tapos na ang season ni Wemby sa France at papasok na sa NBA draft. San Antonio ang team na kukuha sa kanya, pero hindi pa natin alam yan. Marami pa kasing posible mangyari. Ngayon ang Utah Jazz, hindi nila makukuha si Wembanyama, pero meron agad silang replacement doon. Number 9 kasi ang Jazz dito nga sa NBA draft. So disclaimer, pwede kasing magkaroon ng mga trades papasok ng draft. Ang sinasabing replacement para dito kay Wemby ng Utah Jazz ay yung ka-teammate niya mismo. So pahirapan na naman to sa pagbigkas ng pangalan. Ang 6'7 na si Bilal Coulibaly. So hindi ko alam kung tama yung bigkas ko doon. Teammate siya ni Wemby sa Junior National Team at sa Metropolitan 92. Nilagay muna talaga siya sa Under 21 team. Tapos saka nilagay sa Senior Team ng Metropolitan 92. Nagkaroon siya ng average na 21 points per game at 1 block per game din. Kaya biglang angat yung pangalan niya sa draft board. Nung lottery, hindi ko pa nakikita ang pangalan niya sa NBADraft.net. Pero after nga ng finals ni Wemby, doon biglang lumabas ang pangalan niya na pasok sa top 14. 18 years old na magiging 90 na kapag naglaro sa NBA. Parang Giannis din ang build ng katawan, mas brusko lang to ng konti. Ang comparison pa niya si OG Anunoby, 6'7 na merong 7'3 wingspan. Isa din siya sa mga player noon na undervalue or underscout dahil nga 5'5 lang ang height niya na bigla siyang tumangkad ng 6'7 sa loob yun ng 12 months. Ang nakalagay sa scouting report, meron siyang guard skills para sa isang small forward, merong mid-range at 3-point shot, isang 3-and-D player. Doon na intriga ang mga scout at ang isa sa mga weakness nga niya, kailangan niya magdagdag ng timbang. Yung build niya pa, common sa NBA ngayon, 6-7 yung frame at yung versatility niya. Sa ibang balita naman, si Kyle Kuzma may report na i-decline ng kanyang player option. Hindi na bago yun dahil nga noon pa talaga niya sinasabi na kukuha siya ng malaking kontrata this free agency. 27 years old na rin si Kuzma at papasok pa lang sa kanyang ikapitong season. May average siya lang nakaraang taon na 21.7 rebounds, 3 assists at 33% mula sa 3-point area. Ito rin ang best time talaga ni Kuzma na makakuha ng malaking kontrata. Dahil nabarat talaga siya ng malaki sa Lakers dati. Ang binigay sa kanya $39 million sa loob ng 3 taon na imbes na 5 taon, $13 million per year. Kapag naging free agent si Kuzma, ang pwede niya makuha ay at least $18 million pataas sa loob ng 4 na taon. Ang Wizards hindi pa sigurado kung i-retain siya. Diyan naman papasok ang Phoenix Suns. Dahil ang report nga, bago yung trade kay Kevin Durant, ay si Kuzma ang gustong makuha ng Suns. Hindi pumayag noon ang Wizards. Sa papasok na free agency ngayon, ang Suns ang sinasabing landing spot ni Kuzma. Ayon yan sa mga report. Pero ang kailangan munang gawin ng Suns ay makakuha ng salary cap. Ito yung kailangan nilang alisin ang either kay CP3 or DeAndre Ayton. Wala ding salary cap ang Phoenix Suns pero meron pa silang tax threshold. Nasa $13 million. Pwede nilang gamitin yung kay Kuzma. Pero mababa yun kumpara sa hinahanap nga ni Kuzma na malaking kontrata. Ang expected pa ay nasa $20 million ang makukuha talaga ni Kuzma. Imposible kasing straight up lang yon na signee. Kailangan ng option ng sign and trade para makuha ng Suns si Kuzma. At dito nga papasok si DeAndre Ayton or si CP3. Pero ang best team talaga sa mga free agent ngayon na makakuha ng malaking kontrata ay ang teams ng Rockets, Pacers, Detroit, San Antonio, OKC, Orlando at itong Utah Jazz. Ang iniintay naman ngayon na malamang after ma-upload ko to ay ilabas na yung report tungkol sa suspension ni Ja Morant. Meron lang nag-message sa akin na one conference ang suspension ni Ja Morant, kung totoo daw ba yon. Pero alam ko walang conference sa NBA, East at West lang yon, season ang meron sa kanila. Wala pa rin naman nilalabas na report. Ang sabi nga ni Commissioner, after ng NBA Finals, ilalabas na yung suspension. Tapos na yung finals at yung mga tao sa Twitterverse nag-iintay ng resulta. Ano na nga ba? Kaya nga sabi ko dati, magagawan pa kasi ng paraan ng kampo ni Ja Morant kung hindi agad ia-announce yung suspension niya.
Si Gilbert Arenas dati nasuspend ng indefinitely nung magkaroon siya ng katulad na issue ng kay Ja Morant sa locker room pa yon ng Wizards. Yun nga lang, ang commissioner noon ay si David Stern. Mas mahigpit yon kumpara kay Adam Silver. Kasi nga dati si Iverson ginawa ng paraan ni David Stern na hindi siya magaya ng ibang mga nanonood na bata, kaya nagkaroon ng dress code. Si Adam Silver kasi mostly pag-generate ng revenue talaga ang focus niya. Kung isang season masususpende si Ja Morant, malaki ang mawawalang revenue dun. Pangalawa, nakarating na di umano. Dito nga kay Commissioner yung banat ng kampo ni Ja Morant na laruan lang yung pinakita niya, pero imposibleng laruan lang yon. Ang sabi nga lang ni Commissioner, kung laruan man yan or hindi ay hindi pa rin dapat ipakita sa madla or sa live. Ang sinabi pa niya, sana hindi na magkaroon ng ikatlong pagkakataon na ginawa yun ni Ja Morant or ine-expect niyang wala nang susunod. Sa report kasi ngayon, under investigation pa rin kasi yon at papalapit na ang ipapataw na parusa kay Ja Morant dahil nga merong umapila na kampo niya na laruan lang yon. Pero yung resolution sa suspension nitong si Ja Morant ay pwedeng ilabas na sa mga susunod na araw, pero posibleng bumabaw yon.